lalo na po sa ating mga taga-subaybay sa ating Facebook Live, sa ating YouTube channel at sa lahat po ng nakikinig sa ating himpilan, sa ating radio, sa ating Archdiocese. Ako po si Father Fiel Pareja at welcome pong muli sa ating segment dito po sa Makiramdam. Ito po ay bahagi ng ating pakikiisa sa buong simbahan, isang paghahanda para sa nalalapit na Synod of Bishops. Tayo po ay nagsimula na last year, 2021, sa ating diocesan phase. Ngayong taon po, no, ginagawa pa rin po ang intercontinental phase. At sa darating nga po na 2023 ay ang pagtitipon ng lahat ng mga obispo ng simbahan. Bago po tayo magsimula, inaanyayahan ko po kayong manahimik, sumandali at magdasal. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Makatalakad kami, arapan mo, o banal ay Espiritu, abe-abe makatipon king lagyo mo, king bukod mong talatayid mi, abayan mo kami, mamali ka karing puso mi, ituro me ing sukat ming dalanan, at nung makanano mi ang pamaralanan. May na at makasalanan kami, e mo kami pabustan, maging panibata ning kaguluan. E mo pabore ni dalana kami, ning kamangmangan, padulong king malingdalan, ni ing pamangabiran, ilisya na laring dapat mi. Akit miya sana keka, ing pamisan metong mi, ban ganita, makapaglakbe kaming miyabe-yabe, painturo king alanganggang bie. At e mo kami, e kami malili, king dalan ning katotuan at ning matulid. Itinganaduan mi keka, ama ni gobra karing sablang lugal at panahon, king kami itong aning igpa at ning anak, manggaman king alanganga. Amen. Muli po isang magandang gabi po sa inyo, sa lahat po ng ating taga-subaybay, nanonood ngayon. Mari po kayong mag-comment sa comment section below kung saan po kayo nanonood, anong parokya po ninyo. And don't forget to like and share our live. Ang ating pong ginagawa ito bilang paghahanda sa nalalapit na synod ay isang paalala sa atin na tayong lahat ay naglalakbay ng sama-sama. Lahat ay may gampanin, lahat ay pinakikinggan, lahat ay may bahagi na maibibigay. Kaya po, kung babalikan po natin, ilang sektor na ang ating nakasama sa ating programa. Nariyan po ang indigent family, persons with disability, nandyan din po ang LGBTQIA+, at nandyan po ang, nung nakaraang episode po, ay ang mga kabataan. Ang lahat ng ito ay ginagawa natin patungo sa tatlong pundasyon: communion, participation, at mission. Muli po, inaanyayahan po namin kayo na makibahagi sa ating talakayan by commenting, liking, and sharing this video. Nais ko pong ipakilalang muli sa inyo ang ating lubos na kagalang-galang na arsobispo ng ating diocese, ang ating ama, Bishop Dong Lavarias. Magandang gabi po, Bishop. Good evening, Father Fiel. Good evening sa ating pong mga panauhin at sa lahat po ng mga viewers. Hello po at welcome tayo muli dito sa ating programa. Bishop, bakit po mahalaga ang ginagawa po nating prosesong ito na pinapakinggan po natin ang lahat ng sektor, lalong-lalo na yung mga nasa laylayan ng lipunan? Una-una, siyempre, sa ating paniniwala, tayo, mga tao, ay galing sa isang Diyos, no? Nagmahal sa atin. At sa ating paglalakbay, huwag natin kalimutan, yon na very basic tayo mga tao. At lalong-lalo na sa ating mga pamayanan ng Kristiyano, napakahalaga yon. Kasi pag nagsentro ka lang dun sa mga ilan sa center, makalimutan mo yung sa laylayan, hindi kompleto yon. At mahalaga ang bawat isa ay may tinig at pakinggan. At yung pakikinig na yon, engaging sa kanilang pananaw, makakatulong sa bawat isa sa atin. Palagi,
Kuminsan, ang ginagamit kong sample dito, halimbawa, kung ako'y nabubuhay, no? Napakasaklap naman kung mawawala ko dito sa mundo, yung nakita ko lang yung perspective ng north. Wala yung south, east, west. Iba po kasi yung pananaw, no? Kaya pag tayo nakikinig, lalo lumalawak yung mismong ating hindi lang pagkakaisa, kundi yung pananaw din sa buhay. At tayo nagkakatulungan dahil sa pamamagitan ng ating pakikinig at pakiengage, lalo lumalawak yung ating mundo, no? So, yun po ang reason. Nung kung natatandaan po ninyo yung nakaraang episode natin, kasama po natin ang mga kabataan. Bishop, ano po yung mga highlights o natandaan po ninyo na napakaganda at makabuluhan dun sa naging talakayan po natin? Oh, maganda yung sharing nila, Klein, at saka si Hazel. Of course, yung kanilang naibahagi na sinasabi nila na involved sila sa church activities, sa church programs, involved sila sa buhay sa parokya. At isang nakita ko doon na, of course, dala ng panahon, lalong-lalo na pag tumatanda na, nagkakaedad, they have to share sa responsibilidad sa pamilya. Kaya si Hazel, dati active, pero later on dahil nga sa pagmamanage ng business, ganun, yung pagmamahal din nila, pagtutulungan sa pamilya, ay hindi na ganun ka-aktibo. Pero isa sa narinig ko sa kanya, yung bang kapag ikaw ay kinikilala, dahil nabanggit niya na, ay, yung parish priest, no? In-appreciate niya ako, kinilala niya ako, yung feeling of importance. So, yan ay napakahalaga talaga dahil yan ang nagdi-divide sa atin sa mga animals at sa mga tao. Yung pagpapahalaga, no? Feeling of importance. At yun ay napaka-basic. And I think yun ang pinaka-masasabi nating mahalagang bahagi ng ating pakikinig sa bawat isa dahil minamahalaga natin ang bawat isa. So, yun ang na-ano ko sa kanila, sa mga youth. Mahalaga sila para bang try us, involve us, mahalaga kami. Mahalaga po ang bawat isa, no? Lahat pinakikinggan, lahat kinukumusta upang maunawaan po natin ang kanilang sitwasyon. Tayo ay magkaroon ng isang payapang pamumuhay kasama nila ng may respeto, kinikilala ang dignidad at pagiging anak ng Diyos ng bawat isa. Ngayon pong episode na ito, napakaganda po ng magiging talakayan po natin sapagkat tayo po ay nag-imbita ng non-Catholics. Sila po ay nanggaling sa hindi po natin kamuka. Tayo pong Katoliko, ngunit masaya po tayong pinaunlakan po tayo sa gabing ito. Kung natatandaan ko po, ang sabi nga po ni Pope Francis, sabi niya, "Each one of us is called to be an artisan of peace by uniting and not dividing, by extinguishing hatred and not holding on to it, by opening paths to dialogue and not by constructing new walls." Napakaganda po ng sinabi ni Pope Francis. Kaya ngayong gabi po, pinapakilala po namin sa inyo ang ating mga espesyal na panauhin. Magandang gabi po sa inyong lahat. Po, magandang gabi po. Naman po. Maaari niyo po bang ipakilala ang inyong sarili? Ako na po. Ako po si Sir Flor Andres. Nakatira po sa Barangay Santa Cruz, Mexico. Pares po ng Santa Monica. Santa Cruz, Mexico, Pampanga po. Sa parokya po ng Santa Monica, nakalocate po yung aming lugar. Ako naman po si Brother Leo at tinatawag nila sa akin na Kuya Leo. Para sa kami po ng address ng misis ko. At dati po akong security guard sa Assumption at naging electrician ng Assumption. Kaya marami po ang nakakilala sa akin sa Assumption. Yun lang po. Muli po magandang gabi, Ate Flor at Kuya Leo. Natatandaan ko po kayong dalawa sapagkat ako po ay nag-aral sa University of the Assumption. Sa ating pong pagbabalik,
mas palalalimin pa po natin ang pakikipag-dialogo sa ating mga espesyal na bisita. Kaya naman po, huwag po kayong aalis, magbabalik po ang ating programa. Maya Pabengi, Kakaluguran, basan kayo po nga ni kaya kayo in circular letter o in kapanyawsan para king maganap a ordinasyon king pangapari keti king kekatamong archidioceses. At oreni po rin kekatamong kapatad at tanggap king ordinasyon king pangapari karing daratang ayaldo. Ireverendo Justin Ganya Gatus, ibatya king St. Ignatius of Loyola Parish, Angeles Porac, Florida Blanca, Dinalupihan Road, Manibaug, Porac, Pampanga. Anak deri Mr. Rolando Martinez Gatus at Mrs. Josefina Guarin Ganya. Mibaitya anyang September 22, 1990. Manuknangan niya King 121 San Roque Street, Purok 3, Santa Cruz, Porac, Pampanga. Bininyag neng Reverend Father Benjamin C. De La Paz anyang October 21, 1990, King Holy Rosary Parish, Angeles City. Kinumpil na nemang Reverend Monsignor Francisco R. Lansang anyang October 1, 2001, King Mesabi Munamang Parokya. Antimurin, tinggap ne in kayang First Communion, King Aldo Munamang Ita. May garal yung elementarya King Santo Rosario Elementary School, Angeles City, manibat 1997 hanggang 2003 at secondarya King Angeles City National High School Special Science Class, manibat 2003 hanggang 2007. Kaya rin ng may garal secondarya kinang wayang Bachelor of Science in Business Administration, Major in Accounting King Holy Angel University, Angeles City, at mayariya kanitang 2011. Kaibat may kapagobraya King Nanux Philippines Incorporated, anting payroll staff, manibat 2011 hanggang 2013, at King Social Security System o SSS Pampanga Branch, anting Member Services Representative, manibat 2013 hanggang 2015. Anyang May 24, 2015, linubya King Holy Apostles Senior Seminary, San Carlos Pastoral Formation Complex, Guadalupe Viejo, Makati City, kilubning ana mabanwa. Ayari ne in kayang Seminary Formation at Master of Arts in Spiritual Life kanitang 2021. Ni ordinan niyang anting diakono anyang December 3, 2021, King Metropolitan Cathedral of San Fernando, City of San Fernando, Pampanga, at kasalukuyan niyang Assistant Director ng Social Action Center of Pampanga, Barangay Maimpis, City of San Fernando, Pampanga. King daratang a June 28, 2022, Martes, alas 9 ng abak, mi ordinan niyang pari King St. Ignatius of Loyola Parish, Angeles Porac, Florida Blanca, Dinalupihan Road, Manibaug, Porac, Pampanga. Ireverendo Carl Louis Lumanog Kabigting, ibatya King Santa Ana Parish, Santa Ana, Pampanga. Anak deri Mr. Noli Pangilinan Kabigting at Mrs. Teresita Salazar Lumanog. Mibaitya anyang June 19, 1993. Manuknangan niya King 263, Purok 5, Santa Lucia, Santa Ana, Pampanga. Bininyag neng Reverend Monsignor Francisco R. Lansang anyang July 25, 1993 King Santa Ana Parish, Santa Ana, Pampanga. Kinumpil na nemang Most Reverend Pasiano B. Aniceto Didi anyang May 6, 2002 King Mesabi Munamang Parokya. May garal yung elementarya King Santa Lucia Elementary School, Santa Lucia, Santa Ana, Pampanga, manibat 1999 hanggang 2005. At sekundarya King Holy Cross College, Santa Ana, Pampanga, manibat 2005 hanggang 2006. At Pasig National High School, Pasig, Candaba, Pampanga, manibat 2006 hanggang 2009. Kaya rin ang megaral King Sekundarya, linubya King Mother of Good Counsel Seminary, Unisite Subdivision, Del Pilar, City of San Fernando, Pampanga, anting Junior King Pre-College Formation Year, ang ganang mayariya King College Formation at Bachelor of Arts in Philosophy kanitang 2014.
kay Bat Sindune inkeyang pamagaral king Graduate School of Theology ning Mother of Good Counsel Seminary nung nukarin ayarine inkeyang Master of Arts in Pastoral Ministry o MPM kanitang 2017. Kayari ning kayang pangadwang banwaking theology formation menyawad yang regency. Kilub ning atlong banwa kilwal me gobraya king Chevalier School King Angeles City manibat 2016 hanggang 2019 antimong campus minister at meg part-time yang talaturu King Holy Angel University anyang 2018. Banwang 2019, magdesisyon yang magbalik ng seminaryo, ban isundo at aryaning kayang theology formation, King Graduate School of Theology, ning Mother of Good Counsel Seminary, manibat 2019 hanggang 2021. Mi ordinanyang anting diakono anyang December 3, 2021, King Metropolitan Cathedral of San Fernando, City of San Fernando, Pampanga, at kasalukuyan yang resident deacon ning Immaculate Conception Parish, Balibago, Angeles City. King daratang at June 9, 2022, Webes, alas 9 ng abak, mi ordinanyang pari King Santa Ana Parish, Santa Ana, Pampanga. Ireverendo Maverick Angelo Mangalino Pelayo, ibatya King San Andres Apostol Parish, Candaba, Pampanga. Anak deri Mr. Joseph Maglangke Pelayo at Mrs. Janet Samson Mangalino. Mibayitya anyang August 28, 1995. Manok nangan niya King McKinley Street, Paralaya, Candaba, Pampanga. Bininyag neng Reverend Monsignor Senovio M. Lumanog, anyang November 30, 1995, King San Andres Apostol Parish, Candaba, Pampanga. Tinanggap yung First Communion, anyang February 5, 2003, apenimuna ng Reverend Monsignor Ricardo Jesus T. Serrano, SLD, King University of the Assumption Chapel, Unisite Subdivision, Del Pilar, City of San Fernando, Pampanga. Kinumpil na nemang Most Reverend Pasciano B. Aneseto Didi, anyang March 3, 2005, King may sabi mo namang University Chapel. May garal yang elementarya, King University of the Assumption Grade School Department, Unisite Subdivision, Del Pilar, City of San Fernando, Pampanga, manibat 2002 hanggang 2008. At sekundarya King University of the Assumption High School Department, Unisite Subdivision, Del Pilar, City of San Fernando, Pampanga, manibat 2008 hanggang 2012. Kayari ng Megaral Sekundarya, Linubya King Mother of Good Counsel Seminary, Unisite Subdivision, Del Pilar, City of San Fernando, Pampanga, anting junior King Pre-College Formation Year, ang ganang mayari King College Formation at Bachelor of Arts in Philosophy kanitang 2017. Kaibat Sindune inkeyang pamagaral King Graduate School of Theology ning Mother of Good Counsel Seminary nung nukarin ayarine inkeyang Theology Formation at Master of Arts in Pastoral Ministry o MPM kanitang 2020 at Master of Arts in Theology ngening 2022. Mi ordinan yang anting diakono anyang December 3, 2021, King Metropolitan Cathedral of San Fernando, City of San Fernando, Pampanga, at kasalukuyan yang resident deacon ning San Bartolome Parish, Magalang, Pampanga. King daratang at June 13, 2022, Lunes, alas 9 ng abak, mi ordinan yang pari King San Andres Apostol Parish, Candaba, Pampanga. Muli po tayong nagbabalik sa ating programa, ang Makiramdam. At inaanyayahan ko po kayong lahat na mag-comment kung saang parokya po kayo o saan kayo nanonood sa kasalukuyan. And do not forget to like and share our live. Tayo po ay nagbabalik kasama ng ating dalawang panauhin, si Kuya Leo at si Ate Flor. Muli po, magandang gabi po sa inyong lahat. Unang tanong po siguro, ano po ang saloobin po ninyo tungkol sa simbahang Katolika, lalong-lalo na sa inyo pong particular na lugar? Ano po ang inyong pagtingin o saloobin?
Sa akin po, nagpapasalamat po sa ating Panginoon na tuloy-tuloy po ang ginagawa ng ating parokya. Kahit na loaded po sila, napakarami pa lang mga barangay na pinupuntahan yung mga parokya natin. Buti naman, dati parang sa Mother Church ka lang nakakapag-church. Pero nagpapasalamat kami kahit hindi na kami nag-church sa Simbahang Katoliko. Nakikita pa rin at saka yung pagpupunta nila sa mga barangay, nakapagbigay pa rin sila ng mga misa. Kasi dati, pupunta ka pa lang sa bayan para makapag-church ka. Ngayon, at least pumunta na sila sa mga barangay. Yun nga lang po, pagod na pagod mga pare natin, no? Kasi isipin mo naman, ilang mga pare, mga barangay po yan, no? Kapag nakikipagkwentuhan po sa mga kapagal na nga mo, nung ilang Saturday, Sunday, si Bush niyang mag-ano, no? At least, yun po nakikita ko, yung at least nagpupursige po yung ating mga kaparehan na puntahan yung mga barangay na gustong-gusto naman ng barangay po yun. At kahit isang linggo lang po, makapagsimba sila. Hindi na sila pupunta sa bayan. Thank you po, Ate Flor. Kuya Leo, kayo naman po. Ako naman ay nagpapasalamat ako na yung almost yung sagot ko kamukha kay Sister Flor. Pero sabi nila, kailangan may paraan ka sa pagsagot sa mga katanungan. Ako naman, tinitingnan ko, yung kung makikita natin sa mga parokya natin, yung mga babae nag-attend sa loob ng simbahan ay mga 80%. Pero yung lalaki, mga 30% lang. No? Sana, kapag nagsisimba tayo, pamilya, hindi yung mga anak lang kasama sa nanay. Kailangan kasama rin yung asawang lalaki. Kamukha nung nakaraan buwan, may isabong, nasasabong sila. O wala sila sa simbahan. Pero salamat, tinanggal na yung isabong. Sana, sikasun din nila sa pag-attend sa simbahan. At saka pagdating sa simbahan, at sana para hindi magulo kaisipan ng mga nagsisimba, yung mga nag-attend ng simbahan, susuot natin yung dress na tama para sa atin pamumuhay Kristiyano, no? Para magandang tignan yung pamilya na kahit hindi tayo pare-pareho ng, sabi nga, iba-iba yung religion. Pero kailangan may relasyon tayo sa Panginoon. Yung relasyon din natin sa pamilya, yung relasyon natin sa sarili natin, kailangan maganda para pagpunta tayo sa simbahan, maganda yung dating sa Panginoon. Yun lang. So, maraming salamat po, no? Dun, sa unang tanong pa lamang po, marami na po tayong napag-usapan. Sa papaanong paraan naman po kayo nakikipag-ugnayan sa mga Katoliko o kaya naman po sa pamunuan po ng inyong parokya? O kasi po kayo po ay nagtatrabaho po sa isang Catholic institution, no? Sa mga kasama po ninyo doon sa pamunuan po, papaano po kayo nakikisalamuha o nakikipag-ugnayan sa kanila? Meron po bang limitasyon, may barrier po ba upang ipahayag po ninyo ang sarili po ninyo o nahihirapan po ba kayong mag-approach sa kanila? Noona po parang mayroong barrier. Kasi siyempre po, alala na ako nagtatrabaho sa isang Catholic school, no? Tapos, baka malaman na nag-attend kami sa ibang religion or hindi lang po religion kasi ito ano, panusukan namin yung relasyon lang. Pinatibay lang namin yung relasyon natin sa ating Panginoon. Kasi parang noon, naghahanap tayo, parang may kulang sabi namin. O, doon sa ano na yun, nakasumpong kami ng parang na-uplip yung spiritual life namin, ganun, na-alagaan.
Sa school na lang po. Kung, sa school ko na lang po, ano yun, no? Kasi mas madalas sa school, nandun po yung mga leaders po natin, Catholic. Normal lang po, yung bibigay mo po yung respeto, nagmamahal po kami sa mga kasamaan po namin. Dinirespeto po namin sila. Hindi kami, basta yung pong respeto, binibigay po namin sila, yung binibigay po namin yung respeto namin. Hindi na, wala kami tinutulog sa ganon, kung ano yung practice nila, na kung ano yung practice. Kasi dati naman tayo nanggaling doon eh. Basta ibigay lang po natin respeto natin. Ako naman po, dahil mga kasama kong mga lalaki sa University of the Assumption, ay siyempre po, yung sa pag-iinuman, no? Minsan, pagkapupunta ka sa piyesta, hanggang madaling araw. Pero nung matuto na po ako magbasa ng Bible, na naalis po yung paglalasinggo ko, no? Kasi nabasa ko po sa Bible, sabi nga sa Kawikaan, Kabanatang 20, talatang 1, sabi niya, ang alak ay nagpabababa sa dangal ng isang tao, kaya isang kaululan ang magpakalulong dito. E dahil sa aking mga panalangin, mabuti maaga natanggal na sa akin yung pag-inom. Patapos sabi ko, ang sakit pala nito, baka ang Panginoon magsasalita. Nung ako, hindi ko na nakuan, na nasaktan nung panahon na yun. Pero yung mga kaibigan ko, dahil pareho kami nagtatrabaho sa Catholic school, patuloy pa rin ang yung relasyon namin. Hindi ko sila binabatikos, hindi ko pinakuan. Patapos sabi nila, ba't hindi ka na umiinom? Sabi nila. Kasi kapag umiinom ako, napuno ako ng espiritu ng alak, sabi ko, yung prayer ko walang power. Pero kapag napuno ako ng Holy Spirit, pagka may humingi na sa akin ng prayer, kapag pinag-pray ko, sumasagot ka agad ng Panginoon. Kasi yung Holy Spirit ang kasama ko sa mga panalangin, sa mga misyon na binibigay sa akin ng Panginoon. Kaya nagpapasalamat ako sa Panginoon na naglingkod ako ng 32 years bilang electrician sa University of the Assumption. Sabi nga nung ibang teacher sa akin, oh pare, bakit ikaw hindi ka tinatanggal, di ba born again ka? Ba't hindi ka tinatanggal sa Assumption? Ba't kami mga ibang teacher, sabi niya, pakanakuan kami, kinikick out kami kaagad. Sabi ko, kung ano yung pinatuturo sa inyo ng Assumption, yun lang tuturo niyo. Huwag niyo isasama yung kung ano yung religion ninyo, sabi ko. E pinapasok niyo yung religion ninyo, kaya kinikick out kayo. E ako, ang usapan namin dito, magtrabaho ako. Kaya nagtatrabaho ako, patapos kapag nagtatrabaho ako, na-out na, no, yung 5 o'clock. Eh yung ginagawa ko, electrical. Siyempre, kapag i-stop ako, hindi pa tapos, yung mga estudyante, mawawala sila ng power. Eh hanggang 9 o'clock yung klase. Itutuloy ko. Kahit na hindi ako babayaran doon sa overtime, kasi pag naka-apply ka ng overtime, ang dami pang tanong-tanong. Eh di lilibre ko na lang yung isang oras. No? Kaya, hindi, sabi ko nga, yung mga nakukutang sa akin, hindi nagbabayad. Eh, hindi naman ako namamatay kahit hindi sila babayaran. Kaya nagpapasalamat ako sa Panginoon, gumawa ko ng mabuti. Kaya ganyan, tumagal ako sa University of the Assumption hanggang umabot ako ng, nag-retired ako ng 2016. No? Yan po yung karanasan ko sa Catholic. Dati naman ako talagang Catholic. Ang susunod po sigurong katanungan, ano po yung saloobin or pananaw po ninyo sa mga gawain ng mga Katoliko? Yun po. Ano po? Kayo po, galing po kayo sa Catholic before, no? Sa misa, sa kasal, sa binyag, no? Sa mga sakramento. Ano po yung mga pananaw po ninyo or masasabi po ninyo tungkol dito? Ako siguro sa misa. Misan kasi... medyo po kasi ano alam na po naman natin yung sa mga evangelical medyo masayahin yung pag-worship, di ba? Talagang all out po kayo pag nag-worship ka, taas kamay. Yun lang po ang ano,
sa Catholic Church po, naghahanap po kong gano'n, yung gano'n. Parang minsan, napaka-dry. Huwag mo niyo po kung sorry po kung sorry for the okay term, lang no? Po, okay lang po. Medyo po, minsan po, napaka-dry, gano'n. Parang sabi ko, magpunay ko parang, kasi nag-church lang po ako sa church, sa Catholic Church, di ba, pag sa school. Naghahanap po yung light, yung, di ba, pag pinuri mo si Lord, talaga gusto mo, pagpupuri ka talaga. Pero, nirarespeto ko lang po yun eh. Pwede ka magpuri ng silent, pwede ka magpuri, tahibig ka lang, pwede ka magpuri ng asang kamay. Gusto ko nga, pag nag-church ako sa school, gusto ko mag-asang kamay. Baka, ako lang pong tingnan nila. Kasi minsan po nagawa ko na yun. Retreat ba yun? Recollection. Siyempre, nag-overflow yung pong spirit natin, no? Tapos kamay ko pong nagpuri sa Panginoon. Nakita ko na si Sister Seni, na-bless daw siya. Sis, nagawa mo yun? So, opo, bakit po? Siyempre, nag-worship ka. You have to worship God. Anapin kahit saan ka man. Yun po, yung gusto ko nga po sana yung, pero sa yung mga bata, di ba yung mga bata, talagang basayahin sila pag nagpupuri sa lapas sa mga inoon, kahit iba-iba yung mga boses nila. Yun po nakaka-ano sa pag-church, kaya mas gusto namin ng church pag mga bata eh, doon kami nag-a-attend sa mga grade schooler. Yun po. Kuya Leo po. Ako naman po ay, nung nasa Assumption pa po, no, kapag may retreat, minsan po yung retreat ginagawa sa Assumption na lang, no? Ginawa namin po yung kapag nagmimisa na, di ba, kakanta, no? Kapag si Romy kakanta ng, yung ibang kanta, pinapasa ko sa kanya, yung sa Born Again, pinapasa ko sa kanya, patos tutuktugin niya. Ginagawa ko, hindi ko talaga ma-express yung kumakanta lang, kundi itataas ko ng kamay ganyan. Kumakanta kami sa kwan. Patapos nung natapos na yung misa, lumapit sa akin yung isang nursing teacher natin doon. Kuya na, sabi niya, nakakakuan ka naman sa, touch naman ng puso yung ginagawa mo. But ano bang ginawa ko? Biro mo nakakantahan tayo, patapos nakataas yung kamay mo, sabi niya. Sabi ko talagang ganyan, kapag nagpupuri tayo sa Panginoon, kailangan tataas ang kamay. Kumbaga sa, halimbawa, hinold up ka ng isang hold-upper, di ba tataas mo ang kamay, susurrender mo. Habang nagpupuri ka sa Panginoon, itaas mo kamay, isurrender mo. Ganon yung kwan. Kaya, sabi ko, patapos nun, tatanong ko sa misis ko, sabi ko, yun siguro, hindi naman nagre-recruit tayo, no? Sinasabi lang natin yung katotohanan, kung paano tayo magpupuri sa Panginoon, taas kamay. No? Yun po. So, maraming salamat po, no? Talagang, itodo mo kung magpupuri ka sa Panginoon, no? Opo. Kumanta ka ng yung buong lakas, no? Pati yung mga kamay mo. Kasama yung katawan, no? Kasama yung physical. Nahiya lang kasi yung mga tao eh. Mm-hmm. Hindi na may express yung pagpupuri. Pero pag mayroon kang personal na relasyon sa ating Panginoon, wala kang pakialam kahit sinong gano'n. You are filled with the Holy Spirit, no? Talaga naman. Okay. Di ba si Brother, Peter Kiriba ba yun? Yung taga nagsasayaw silang, Kiriba. O, di ba? No? Talagang pag siya, talagang sayo sila. Mm-hmm. Meron din tayong mga grupo, yung mga charismatic. Minsan, pag nagmimisa, meron din po kasing... Opo, pero ngayon, hindi ko pero noon, ako, pag ini-invite din nila ako noon, batang-batang pari pala ako, tapos kamay din, nakikipag. Kasi nga, yung worship, yung buong, tama yan. Buong pagkatao, kasama. Tama po yan. Thank you po sa sharing niya. At yun po, sa ating ikalawang bahagi, napakinggan po natin ang mga saloobin at pananaw ng ating mga panauhin tungkol sa ating simbahan at sa ating mga liturikal na gawain. Huwag niyo pong kalimutang i-like ang
video nito. Mag-comment po kayo kung gusto niyo pong magpa-shout out, and do not forget to share this live. Magbabalik po kami malipas ang ilang paalala. Pakiabutan ding at yuking mababa. Itiya ing meyakit a peka diwa ning megawang pamakiramdam king parokya ng San Isidro Labrador, king Kamba Arayat Pampanga, kaugnay ning Synod on Synodality, king banal a kapulungan Katolika. Agpang kang Sister Lot Salak, lay coordinator ning parokya, maulagang diling milyari, king megawang listening sessions, apining pamanlapit ning Pisamban, karing taong at yuking mababa king lipunan, uling mekilala lo at miri ng pansin. Pamag-isplikano, kera kalan karing sektor akarelang kinumbira, elaman palasimba, anya magtakala reti, o ba't ila rin pinili dang iyabe. Ngayon kanya, pinto titang sasabihan da rin kayabe ko at first, medyo alangan la, uling ninumoy kami, itang feeling ay ta na sasabihan da naman na bakit ila, uling eno man panepupunta kasi may sana yan, laking meto nga simbahan na nung nino retang panepupunta Pisamban, ilang usualing may interview, ilang miyayabe, karing activities, pero iningkeng sinod, aliwaya, ing meging datang na, ing meging lupa na ning simbahan, kening milya, which is, ita naman talaga yung parasan tamo kong sinod to reach out. Makantaman, pisyag ng Brother Ebenezer, Synod Documentor, o karening e palasimbang mebanggit, ala na lamang akakit matsura king Pisamban, dapat ing kasangkanan ning era pamanimba. Baga po, sa benda muna, uli na po nitang ketang obrada, iti tang maging sangkan nung bakit po bala mo, bala po marayulak yung simbahan. Itang lugar kung no ka rin latyo, itang simbahan, masyadong malawat karela, iti tang bala mo maging sangkan na, bang pong asabi na milalawat lang. Uling atin ping parokyanus, aela maraton king Pisamban. Payabot da naman deni ing kakutangan, patungkol king pinansyal a katatalakaran ning karelang Pisamban. Financial, ne? Kasi usually, uling siguro kaya ni king parokya mi, uling may ka-pandemic, kami maging makafocus kaya nganti kanita. Pero at least may payabot kaya kami na buridanong palang abalo nung makananin katatayuan ng Pisamban when it comes kaya financial matters, ne? Uling siguro pin, sa magtakala naman, bakit makananin yung mag-surviving church, ne? O kaya naman, nung no ka rin lang ipupunta retang pera, o kaya naman siguro, kasi ating akakit na construction keng parokya, ne? So eh, maisipan na rin yung taong areni, maging concerned de ing antikanita, ne? Pauli da rin may payabot a kapanamdaman, api bule ding mamuntukan ning masabing parokya, adakal pala karing talasal pantaya, ing bisala namang makyabe karing aguman. O sumuyo king Pisamban, dapat tatakot lo, uling ela kilala, at yula king mababang dake ning lipunan, anya naman ing Pisamban, ya ing sukat ng kimut, at lumapit kareti. Antimurin, pisyag ding mamuntukan ning parokya, o king megawang pamakiramdam, balamo mo, pawaganan ning banala espiritu, at sukat lang mitatag pastoral plan, anong nukarin, miyabe laring hanggang kapagnasan, akarelang dimda. Ibat karing karelang parokyanus. Yapin itang memye inspirasyon ang pong motivasyon na baka it's about time na yaliwa tani man itang maging kaina ning parokya kasi usually nung nanuming akakit da rin leaders based from the experience da rin leaders eh. Pero ngayon, manibatan naman, karini nga tsukyan laylayan, karintamo kumang, gumbaga, maging paradigm ita, kengkikatamong maging programa. So, karinya pa siguro, malunto, itang sasabihan ng alang mililele, alang malalakwan, alang mitatawli, nun ay abe-abe tamo, king pa maglakbe, istong itang concerns do, midalayo, king programa na ning parokya, at midina nala namang pansin at maging active la kaya itong participation da king nanumang maging galawan at maging programa king parokya. At saka yung may itong pangikit ding kay Kene, masanting maging karanasan,
Kasi usually, ne, minsan bala mo alayang importansya o alamang karela yung pamanyimba ne. Pero baluyo, yung netong aikit ning very significant mo rin from that sharing daretang ordinary church goers na sisimbala mo. Itang maragul ng role ng Eucharistia, King Karelang Die. Muli po tayong nagbabalik sa ating programa. At sa lahat po ng nag-comment, shoutout po natin sila. Lahat po. Hello po kay Angelina Garcia from Virenda Los Remedios Parish, Santo Domingo Minalin, sa Media Ministry from Blessed Trinity Parish, kay Marian from Good Shepherd Parish, kay Ashley from Our Lady of Sorrows Parish, kay Philip from San Vicente Ferrer Parish, kay Clarice from St. Jude Tadeus Parish. Hello din po kay Reverend Father Larry Miranda. Among po at magandang gabi po. Kay Father Jess Manabat Jr. from yan, San Vicente Ferrer Parish. Maya pabengi po among. Kay Miguel from San Guillermo Parish. Kay Joy Joy from Parish of the Lord's Ascension. Kay Charmaine from Sacred Heart Parish. Kay Teresa from Holy Rosary Parish. Kay Ian from Christ Light of the Nation Parish. Kay Pauline from San Bartolome Parish. Kay John from Nuestra Señora de la Merced. Kay Raven from Nuestra Señora del Pilar Parish. At sa inyo pong lahat ng nanonood, shoutout po sa San Isidro Labrador Parish, sa Kamba Arayat. At sa inyo pong lahat na nakasubaybay po ngayon sa ating Facebook Live at sa ating himpilan sa radyo ng ating Archdiocese. Magandang gabi pong muli sa inyong lahat. At tayo po ay nagbabalik kasama ng ating dalawang panauhin, si Sister Flor at si Kuya Leo. Sister Flor, ano po ang iyong palagay o pagtingin sa paraan ng mga Katoliko at ang kanilang mga namumuno sa pagpapalaganap po ng mabuting balita ng Panginoon? Ano po yung masasabi niyo? Anong masasabi po ninyo sa paraan? Para maalis yung nervyos niya. Ako po nagpapasalamat na sana sa pagbabahagi po ng salita ng Panginoon at nawa ay i-focus po natin sa pagbabasa ng Bible. Yung iba kasi po, kamukha ako, naging member po ako ng Gideon's International Ministry na nagbibigay po kami ng Bible sa lahat ng public school. Pagdating sa private school, tinatanggihan po kami. Sabi ko sa sarili ko, paano sila magkapagbabasa ng Bible, salita ng Diyos, kung tinatanggihan nila. Minsan naman, tumatanggap sila, patapos, sabi ng ibang mga tricycle driver sa tabing school nila, ay pagkatapos niyan, sir, bibigay niyo, itatapon lang nila sa trash can. No? Sabi ko, hindi na namin kasalanan yon. Kasi ang trabaho lang namin, magbigay ng Bible, hindi naman kami magsishare. Magbibigay lang sila, bahala na sila magbabasa. Kung hindi sila magbabasa, okay lang. Pero yung 2009, yung president natin noon sa University of the Assumption, si Apong Bobet, ay nung inintroduce ko sa kanya yung Bible na binibigay namin sa public school, sabi niya, sige, bigay mo. Nung 2009, nakapagbigay kami ng Bible sa University of the Assumption, 9,000 copies of Bibles. Bawat estudyante binigay namin. Tinanggap naman kasi tinausap ko noon si Apong Bobet. Pero sumunod noon, hindi na kami nakapagbigay. Kahit sa mga ibang private school sa labas ng Pampanga, hindi kami tinatanggap. Kasi umaabot kami hanggang Pangasinan, Baguio, nagbibigay kami ng Bible sa mga public school. Na sana yung namumuno sa mga public private school, sana tatanggapin nila yung Bible. Kasi sabi ko nga sa mga estudyante, kapag sa private sa public po, pagka nagbigay kami ng Bible, sasabihin ng teacher,
O sir, pagod na ako sa kakasalita sa mga estudyante. Ikaw naman sir magsalita. Kapag sinabi sa amin ng teacher ng ganyan, isi-share na namin yung salita ng Panginoon. Sasabihin namin, kung ilan yung subject ninyo, dagdagan nyo itong subject na ito. Ang subject na ito, para sa Panginoon. Basahin nyo yung Bible, kahit isang verse, isang chapter, kung masipa kayo. Patapos nun, pagka nabasa nyo na, babalik kayo doon sa mga lecture ninyo, makikita nyo parang magaang yung pag-aaral sa mga lecture. Yun po ang panawagan ko po sa mga ayaw tumanggap ng Bible. Thank you po, Kuya Leo. May lakas na loob ka na. Yung, di ba among tinaguri ang kang TikTok, please. Father TikTok, opo. Isa pong maganda ano yun, isang magandang paraan para maabot natin yung, lalo yung mga kabataan, no? Lalo lang sa panahon na ito, very engaged yung mga tao sa social media. And from that, I congratulate you, Mong, from that, ano, yung naisipan yung segment na yon. At marami na rin po, marami na rin yung mga leaders ng mga simbahan na talagang ginagamit yung social media. Hindi lamang sa mga iba-ibang, ano, at least ginagamit ng social media sa pagpapalaganap ng salita ng Diyos. And I congratulate you, Mong, for that. So, dito po sa naibahagi ninyo na sa pagpapahayag ng mabuting balita, importante na bigyan tuon yung salita ng Diyos. No? So, thank you po. Paalala yun. Paano po kaya tayo makakabuo ng isang isang samahan or magandang ugnayan, no? Kahit magkakaiba po yung pinaniniwalaan natin, no? Sa inyo pong palagay, paano tayo bubuo ng isang magandang ugnayan sa bawat isa kahit iba-iba po yung ating pananampalataya? Ako po mayroon akong acronym doon sa ano yan. Kahit na iba-iba tayong pananampalataya, pwede natin ma-reach out ang ating mga kapatiran, lalo sa mga, yung lalo na yung mga hindi nagsisimba natin. You have to, yung pong acronym ko, yung BESS. Yung BESS, yung B as in bless them with your prayers, yung panalangin natin sila. Lalo na yung talagang isinusuko na sa lipunan, hanapin eh. Kasi alam naman natin, prayer can move mountain, hanapin. Talagang malakas yung panalangin. Pag-pray natin sila, tapos establish a relationship. Itong pakisamahan sila, kahit alam mong kung umiinom sila, samahan pero huwag kang iinom, hanapin. Kung basta magpagkaibigan ka, hanapin. Tapos yung S, supply their felt need. Kung nangangailangan sila, lalo yung mga mayroong magsakit, mayroong pwede natin silang tulungan. Then T, yung you can tell from that, di ba nakapag-establish na tayo yung relasyon sa kanila, pwede mo na silang turuan sa salita ng Panginoon, ganun. Yun po yung pwede ko pong ma-share sa inyo. Kahit naman sino sila, pwede naman lahat silang abutin. Yun po. Hindi naman kailangan i-ano mo sa religion mo. Yun lang pong establish mo lang yung relasyon mo sa kanya, yung relasyon mo, i-share mo lang yung relasyon mo sa Panginoon, ganun. So para bang sa sinabi niyo po, we start with our common concerns bilang mga tao. Opo, yun pong pakikipagkapwa po. We have relationship, then that's the time na papasok yung... Yun pong mabuting balita. Oo, mabuting balita, okay? So, pakikipagkapwa-tao muna. Opo. Well, okay po yan. Kahit na yung Panginoon, ganun, naging tao naman siya nung dumating eh. Dumating siya, naging tao. Very good po yan. Kasi kahit hindi ka naman, kahit hindi mo share ang salita ng Panginoon, kung nakikita sa'yo yung, yung Panginoon sa sarili mo, yung nakikita lang yung kabutihan sa'yo, maniniwala sila, mayroon palang Panginoon hanapin. No? Maniniwala sila na hindi lang na kahit na ano sila, sinusuko ka na sa lipunan, ay, mayroon pa palang nagmamahal sa akin, ganito, mayroon pa palang may concern sa akin, hanapin. Si ano po, alam na alam ko, yun ang kanyang binibigyan ding pagpapahalaga, si Ate Bel.
dialogue of life ang tawag niya. You have to dialogue. No? Pinapakita yung pagpapahalaga, concern, yung concern niya, makinig, and ito yung relasyon. Okay, so yan po yung nakikita niyo kung paano tayo makabuo yung samahan natin, no? Pagkikipag, continuous na pakikiisa sa kabila ng ating mga relihiyon. Sa bagay, tayo naman, pag nakita, bawa nakita tayo, oy Pinoy, ganyan, no? Kita kayo sa ibang bansa. Wala pa muna kayong alam na kung ano yung relihiyon ninyo. Ang ganda ng samahan eh. Di ba? Of course, later on, papasok lang yung, ay, iba pala yung ano niya. But then, continue pa rin yung samahan. Parang ganyan ang sinasabi niya. Okay, so pakinggan thank you mo lang siya, ganyan. Kasi minsan, kailangan lang mayroong nakikinig sa iyo, hanapin. Concern. Si Brother Leo, may gustong idagdag? Ako naman po, kumbaga sa pumunta po tayo sa piyesta, yung isang lamesa puno ng pakain. No? Halimbawa, yung isang pagkakain, isang putahe, si Among Pierre, makikita mo, maraming kumukuha doon. Edi masarap yung, ibig sabihin, masarap yung putahe na yon. Eh yung kay Among, yung isang putahe, marami rin kumukuha. Kaya halimbawa ako, yung putahe ko, yung maraming ampalaya, bitter, mapait yun, no? Siyempre, maraming ayaw doon. Pero, kasama rin nandoon sa lamesa. Mayroon pa rin gustong kumuha. Lalo na yung makikita nila, gusto nila kumain ng gulay. Eh, yun lang ang gulay. Di pipilitin na lang kakain. Kamukha noon, pumunta ko sa isang piyesta. Dahil nung security guard ako sa Assumption, before ako naging electrician, yung uniforme po sa Assumption, kulang lang na isang botones, hindi ko papapasukin. No? Yung mga babae. Baka yung kwelyo nila, liberal arts, yung kwelyo matulis. Kapag kapag commerce, ay butterfly. Ngayon, kapag mali yung pasok niya sa kwarto niya, nag-robbing ako, nakita ko, yung liberal arts na uniform, nandun sa commerce, palalabasin ko. Ganyan po ako kahigpit noon. Ngayon, nung napunta ako sa piyesta, dyan sa May Minalin, sa San Bartolome, nung panahon noon, nagbabasa na ako ng Bible, pero sumasama pa ako sa mga lasinggong estudyante. Nakipagpiesta ko sa San Bartolome. Nung nandun kami, dikwentuhan kami, masaya, kwentuhan ganyan. Yung mga babae na estudyante doon, minumura ako. Sabi niya, hindi ba yan yung security guard masungit, ana? Yung maturang ugali yan, ana? Patapos nung sa katagalan namin doon sa piyesta, sabi ng mga ibang babae, oh, mabait naman pala ito. Pagtapos, pagdating sa Assumption, hindi ka kilala, ana. Di, sabi ko, ako sa paglilingkod sa trabaho, pagka naka-uniforme ako ng security guard, kahit kaibigan, hindi ko kilala yan. Kasi aabusuhin ako niyan, sabi ko. Kaya, kapag papasok kayo sa University of the Assumption, kapag ako yung security guard, siguraduhin nyo na complete uniform kayo para hindi kayo mapahiya. No? Sabi ko, tutorial ngayon, nakipagpiesta ko sa inyo, kaibigan ko na kayo. Pero pagdating sa kwan, hindi na. Si Mrs. nga noon, lumabas lang, working student siya, no? Lumabas siya bumili ng mani, eh, nakachinelas. Hindi naman siya sinabi sa akin, bibili lang ko ng mani. Pagpasok niya, bawal papasok yung nakachinelas. Hinarang ko. Nung munting na umiyak, nung malapit na umiyak, sabi ko, sige, pasok ka na. No? Ganyan. Yung kailangan na kahit na yung sa kwan, maiisip nila, pangit yung ugali mo, pero tinutupad mo lang yung rules and regulation ng estudyante. Kamukha noon sa Assumption noon, nung makita ko, sabi ko, ano kaya binabawal ng binabawal dito sa kwan, inuutos ng mga sa Dean of Student Affairs. E nung binaligtad ko yung registration form, nakita ko nandun yung lahat ng rules. Pinag-aralan ko ngayon. E ngayon, yun ang sinusundan ko. Kinausap ko yung pari, yung presidente, si Apo Ramos. Mong, ito ba, kung gagawin ko ito,
Walang magagalit sa akin. Sabi niya, wala. Yan ang talagang rules ng Assumption. Wala kang kwan, ha? Wala kang tulak kabigin. Basta yan ang gagawin mo, sabi niya. O di yung ginawa ko. Kaya tumagal po ako sa University of the Assumption dahil tinutupad ko lang yung tungkulin ko. From security guard to electrician. Yan po. So maraming salamat po, Kuya Leo and Sister Flor. Tayo po ay magbabalik pagkalipas po ng ilang paalala. Pamitang bayan, mananunasan ng Mibalaus, agyamang yarina, ing sinodo. Mananunasan ng Mibalaus ing pamakiramdam ning banal a kapulungan katoliko, karing tao, bisaman mabukusyo, ing Synod on Synodality, a panagkat na ning Santo Papa Francisco. Itiyo ing dinake ng Katrina Estrella, Synod Documentor ning Nuestra Senora del Carmen Parish, King Pulong Masle, Guagua, Pampanga. Akaya Duananda, Ring Parokyano, at Aliwa Kasalpantayanan, King Karelang Lugal, Ame Kumbira, King Megawang Listening Sessions. Agpangkaniti, Ena Asahan, a idakeda, ring Epalasimba, itang kapasalamatan da, uling panamdamandang kasan metungla King Pisamban, agyamang magilang marimla, King Kasalpantayanan. Dapot ing pamanlapit, ning Pisamban Karela, megiyang dalad, ban panamdamandang kasan metungla, ning banal a kapulungan katoliko. Pamagdake no, e na naman sablang isipan. Also, ating mag-raise, metong niya po parang yakuha kalingwan talagang ni-raise na is, itang suggestion na is po, lumwal ka mo talaga at pakstabyan, lalo na retang teenagers, detang kaya na ka na, andiyang atin lapang pengare, pero bala mo, edaaf, itang kulang po yung arugada rin pengari, karing anak. So, bala ating mag-suggest me itong sabi na siguro masanting ila din po det ang agkatamo kay ngantini or ila rin det ang din ang tamong pansin. So, ito po, bala mo yung kakayan da is to maintain and continue. E mo sana kaya ni mayayari itang makanita pong pamitang bayan. Noon eh, laganap pa, itang ituloy-tuloy pa, andiyang yari ni itang Synod on Synodality. Lalawin namang kasangkanan, ding karelang kaparokyo, o ba't merim lala kasalpantayanan, apin ing. Din po karelaitang balam alila, king family na, elila makanita, ilang may papanagkat, simba, or alila talaga pala simba. Others are because of pandemya din po, din kay mag live streaming lamu, and balamu itang maliliyari is rutinary na itang pamagkaida. Alina talaga about king itang ena palalaman ng faith. Rutinary namin gagawin. Kaugneniti, anting pakibat ka rin panamdamanda, ring karelang kaparokya, api kayari da, as sukat ating mabilog a programa para karela. Murin, nung nanu ing mipayabot a dai, sukat magplanong aktibidad, a makaugne kareti. Bankanita, abalaus ing misyoning balang katoliko. Pamagdake ng Brother Jeremiah Batak, Synod Facilitator. I feel the puitang, they belong to the parish. They are also parishioners, especially karata pong non-active churchgoers. Kasi po rin yung non-active churchgoers, some reasons bakit lang non-active because of for living. Kasi tapang sasabihin na instead na simbala, kaya talak na itang makapanintunan lang for their living. At din din itang tatamad lang, didim lalo faith. So siguro ito itang walang wake up call din po kaya kami team parokya na gawa kaming activities, more activities though. Atin naman po yan, dakal yan po gagawa ni parokya para mag-reach out siguro. Extra challenge po kaya kami nung mas lalo kaming makapag-reach out anting metong parokya po karening others. Para King Synod Team, panagkating banala espiritu King Megawang pamakiramdam apining. Number one kasi siguro is to reach out. So, may mga mabubos kay Synod or Synodality or for compliance. Para po makapagpasa sa mga requirements, mga lupa. Ito po siguro continuous na
pag-iigit sa inyong layo-layong sectors. And atin mo rin pong mayroong sector which is itong other denominations na share na po na sana itong MFA'y mayayari. Itong atin pang susunod pag-iulong sa tabang kanina sabi-sabi itong bulitak sa inyong malalang kapitulat. Muli po tayong nagbabalik sa ating programa, Ang Makiramdam. At shoutout po para sa lahat ng nanonood at nakikinig sa ating himpilan. Hello po kay Chris Posadas from Santo Tomas Apostol Parish, Parish Priest, si Among Alfred David. Hello po. Kay Joe Vergano from Quezon Province, kay Aldrin Peña from San Luis Gonzaga Parish, kay Richelle Mercado from Our Lady of Grace Parish sa Mabalacat po. Kay Rico from Our Lady of Sorrows Parish. Kay Mervin from Blessed Trinity Parish. Kay Jess from Divine Mercy Parish. Wednesday from Good Shepherd Parish. Kay Father Amar Docampo from Good Shepherd Parish. Maya pabengi po among. Kay Nes Gomez Sablan from San Matias Parish. Kay Luis from Archdiocesan Shrine of Our Lady of Lourdes, Cabetican. Kay Luis from San Antonio de Padua Parish. Kay Jasmine from St. Joseph the Worker Parish. Kay Andre from La Consolacion Parish. Kay Justin from the Blessed Trinity Parish. Kay Sadra from St. Joseph the Worker Parish sa Mexico. Kay Francisco from Blessed Trinity Parish. Kay Laika from San Nicolas de Tolentino Parish, kay Timothy from the Lord's Transfiguration Parish, Nuestra Señora del Carmen Parish Community sa Pulong Masleg, Guagua. Hello po sa inyong lahat ng nanonood at nakikinig sa ating himpilan. Tayo po ay muling nagbabalik kasama ng ating dalawang special na panauhin, si Sister Flor at si Kuya Leo. Ano po ang mga palagay po ninyo o pagtingin sa mga proseso po ng pagdedesisyon ng liderato po ng Simbahang Katolika? Ano po yung masasabi po ninyo kung paano po gumawa ng desisyon at kung paano po pamahalaan ng Simbahang Katolika ang simbahan po? Siguro, para maging malinaw lang doon sa kanila, yung sa lugar nila, sa parokya ng Alimbawa, sa Mexico. Yung liderato ron, muna, yung parish priest, kasama yung mga lay leaders. So, sa pagdedesisyon, ano masasabi niya? Ako na muna. Sa akin po, yung halimbawa, bukas Sunday, darating yung pari na magmimisa, yung lay leader, dapat Saturday pa lang, maari mag-fasting siya para sa paglilingkod nila kinabukasan, malinis yung pang-spiritual na pamumuhay nila. Pagkatapos, lahat yung, hindi po ba yung sa both side ng pinto, mayroon yung holy water, parang nagsasign of the cross. No? Kailangan, bago ilalagay ng tubig, kailangan po yung mga naglilingkod sa simbahan ay lidisin muna po nila yon. Kasi kamukha noon, nung dito ako nag-attend sa katedral, makikita po natin, may, hindi mo alam kung plema o sipon, no? Pagkakuan. Yung kapag nakikita ganyan, yung mga iba hindi na nakumukuha ng holy water na gagamitin ng pang sign of the cross. Kailangan, yung mga dapat siya sa atin din po ng pari na yung naglilingkod ba sa simbahan, nag-aasi sa kanya, yan ba ay change smoker o kaya lasinggo? Kasi yung mga bisyo po yan, halimbawa, umiinom ka lang, hindi ka naman nasisindi sigarilyo, eh, pero makamag-anak yan. Kailangan, pagka hinawakan mo yung sigarilyo, siyempre, didikit sa akoan. Kasi dati po akong change smoker. Kaso nung nilapit ko sa Panginoon, sabi ko, Lord, ano ba klaseng bisyo ito? Wala man po 24 hours, yung sigarilyo tinanggal ni Lord sa akin. Uminom din po ako noon sa bahay ni
boss namin, si Narciso Garcia, naubos ko po yung isang litrong pundador. Sabi ko, Lord, ano ba itong klaseng bisyon ng mga tao na ito? Sabi ko, eh, iinom ka, kakain ng pulutan. Yung pulutan, hindi pa nalusaw sa tiyan, para maging vitamin sa utak, vitamin sa katawan, isinusuka na. Ano bang klase ng vision ng mga tao na ito, sabi ko. Pero ako po yung umiinom. Kinabukas ang Christmas party po namin, nung binigay sa akin ng beer yung janitor, sabi ko dun sa janitor, ay, wow, bakit amoy puso negro dito? Sabi niya, layo naman ng CR, sabi niya. Paano mo na amoy puso negro? Yung kanal, tuyo naman. Sa kakakwentuhan namin, dali nahanap namin yung amoy puso negro, yung bangos, inamoy ko na, yung yelo, tinikman ko kung inamoy ko, kung mabaho. Nung kinuha ko yung bote ng beer, nung inamoy ko ganyan, sabi ko, wow, itong beer, saan mo sinalog ito? Ba't amoy puso negro? Hindi, kabubukas ko lang yan. Sabi niya, ba't amoy puso negro? Ito yung amoy puso negro. Kaya nung Biyernes, umiinom ako ng pundador, kinabukasan, 12 o'clock ako nang uminom, no? Hanggang 2 o'clock. Naubos ko yung isang litrong pundador. Patapos kinabukasan, Saturday, Christmas party namin, 10 o'clock. 10 o'clock, hindi na, yun na, naamoy ko na yung, amoy puso negro yung beer. Sabi ko, Lord, talagang binigyan mo ng katugunan yung panalangin ko, sabi ko. Kausap lang kita kahapon ng 12 o'clock. Ngayon, 10 o'clock. Wala man 24 hours. Natanggal na yung bisyo ko. Mula noon, kapag na may katabi ko lasing sa sasakyan, ang baho. Patapos yung mga nagsisigarilyo, sabi ko, ang baho nila. Kaya pala noon, sabi ko, pagka dumadaan ako sa gitna ng sasakyan, sa loob ng sasakyan, lahat yung mga pasahero, tinatakpan nila yung ilong nila. Ganun pala ako kabaho, sabi ko. Kaya mula noon, nagpapasalamat ako sa Panginoon. Yung mata ko noon, yung puti ko, kulay brown na, yung parang malapit na bang mamatay. No? Pero salamat sa Panginoon, binigyan niya ako ng bagong pagkakataon. Dahil sabi nga sa akin, nakita ko ng isang pare, galing nga kami sa retreat sa Baguio, nagbabasa ako ng Bible, sabi niya, Leo, wag mo masyado babasahin yan, sabi niya. Bakit mo? Baka masisira yung ulo mo, sabi niya. Pero mula noon, hanggang ngayon, nagbabasa ako ng Bible, marami ko natutunan sa salita ng Panginoon. Dahil sa Bible, doon mo makikita yung problema mo. Noon, gusto ko na magpakamatay, pero nung mabasa ko yung Bible, nandun pala yung kasagutan sa Bible, sa salita ng Panginoon. Kaya nagpupuri ako at nagpapasalamat sa mga naging kaibigan ko na nagturo sa akin. Yung mga kaibigan kong pari noon, na nung binigyan nila ng intro, nung tinotohanan ko na sa pagbabasa ng Bible, sabi nila, baka masisira yung ulo mo. Pero salamat sa Panginoon. Ako'y natutunan, nagising yung katotohanan sa pagbabasa ng Bible. Yun po. Maraming salamat po. Kay Sister Flor po. Yun pa rin ba yung liderado? Na, yung ano sa palagay mo, pagtingin sa proseso? Opo. Ayun pa rin ba? Kala ko yun yung maaaring may ano po kayo, final nais pong ipaabot, no? Siguro pupunta na ako sa anong pwede mong... Ano ang... Imong kahi po. Opo. Nais ipaabot po. Pwede rin po dun sa ano. Ang nakikita ko lang po ay yung... Kung pa, sa amin po, yung pinapractice po namin ngayon is... Kung alam po nyo, kung aware po kayo sa G12, kung mayroon po kami yung sinusunda ngayon, G12, kung paano si ating Panginoon na nag-appoint siya ng 12 disciples niya, no? Parang sinusundan po namin yun yung pattern niya. Nag-ano kami ng... nagde-disciple kami, ganun. Yung mga pastor namin, mayroon silang primary 12 hanapin. Yung pastor na lalaki, mayroon siyang 12 na mga men. Yung talagang leader, mga leader sila. Tapos yun din pastor, yung asawa niya, pastora din. Mayroon din siyang leader, 12 din. Tapos yung mga leader nila yun, mag
the disciples sila. Pero 12 pa rin kung dapat 12 pa rin. Pero siyempre matagal, mahirap po yung mag-disciple ngayon, di ba? It takes a lot of time hanapin. Kasi po, mapaprocess muna ka. Talaga magpaprocess ka. Hindi ka lang pwedeng mag-lead kung hindi ka muna magiging member. Ganun. Talagang dadaan ka talaga. Talagang mag-aaral ka hanapin. Kasi kami, mayroon po kaming... yung nag-aral po kami, ganun. Mayroon kaming life class, destiny, ganun. Para pag ano, pwede kaming tumayo, hanapin. Kasi alam naman po natin, kayo po, kami... dahil yung mga paparihan, madaming sakop yung mga yan, pero sila lang po nagmamas, di ba? Isang parokya, pero ilang mga barangay yan. Buti po kami, through the discipleship, yung mga pastor po namin, alam po namin, matagang hindi nila kakayanan kung mag-preach sa ibang ano. Yung mga primary po nila, naturuan nila, nakakapag-share na po sila ng, nakakatayo po na po sa pulpit, nakakahayo na sila ganun. Di ba sabi naman ni Lord, go and make disciple. Ano po kita, matune. Kaya po yun ang parang ginawa naming pattern, yung go and make disciple. Noon po, di ba pagkatapos ng mass, yun po palagi yung sinasabi, no? Yung Matthew, pagka-bundisyon sa atin, sige humayo kayo. At ipamalita nyo ang mabuting balita. Diba? Noon, hindi ko po alam yun. Yung parang ganun, then abang tumatagal. Kala ko sa mga pari lang yun, sa mga pastor lang yun. Tayo rin pala, kailangan din pala. Hindi yun lang pala sa mga pastors, hindi lang sa mga pari yung salita na yun. Tayo mismo yung nakarinig yun. Sa atin pala yun. It is a command by God. Hanapin. Kaya hindi ka pwedeng, di ba pag command, kaya hindi ka pwedeng hindi ka sumunod, di ba? Yun po ang palagi pinipreach sa church. Alam ko palagi din dito sa church natin, sa parish natin, yung pagka-alas pa lang, ipipreach na rin ninyo yun. Yun po ang, ano ko, yung mag-disciple tayo, ganun. Mayroon po yung mga, at saka yung mga activities, di ba, yung mga youth, ngayon, yung mga youth talagang nagagamit, di ba, lalo sa social media ngayon. Na-bless ako, kung ano nakikita ko ng mga yun namin eh, talagang engage sila sa ganyan. Eh, hindi naman tayo gaanong teki, di ba? Talagang youth ang gagaling nila. Dahil 2 years tayo nag-live streaming, di ba? Hindi tayo makapunta sa church. Pero kami, face-to-face na po kami. Pero maraming, ano yung mga youth, napaka-talented nila. Nagawa nilang ganyan yung mga, online yan yung ano na yan, no? At ipustro lang po natin mga youth at lalo pa natin silang ihanhas. Kami po, mayroon po kami, sabi ko sa inyo, mayroon kami mga children's church, mayroon kami youth, mayroon kami young adult, mayroon po kami couples. Yung pong mga, sabi nga, yung pag-disciple kami, babae to babae, ganun, kunwari, ako, mag-disciple ako. Tapos from there, di ba sila, sabi nga po ni Mother Teresa ba yun, don't focus to numbers. Kahit isa lang pala, pag mo-multiply yan, hanapin. Di ba pag senior mo siya, pinakita mo yung senior mo yung Panginoon sa kanya, mag-share yan kasi mayroon siyang naranasan, hanapin. Yun lang po. So para bang maganda po yung sinabi niyo yun. Lalo na narinig mo yan, ito ang tinanggap mong mensahe, ibahagi mo yan. Ibahagi, no? Pagbabahagi, parang yung sinabi niyo yung disciple. Siguro yun nga ang isang matingnan ng mga Katoliko, lalo na pagkatapos magsimba. Ako nga, pag nagpa-pastoral visit ako, sinasabi ko, alam niyo, kung gagawin lang natin yan, pagkatapos magmisa, tapos hahanap ka, dadali mo simbahan para magsimba rin. Kulang ito simbahan natin. Opo, magkukulang po. Kami po, hindi naman namin. Minsan kasi kala nyo, nangunguha kami ng mga disipulo ng ano, no, or tupa namin. Pero ako, tinandaan ko yung sabi ni Among Aris. Tupa namin yan, ba't kukunin ninyo yan?
Isipin ko yung mga tupan naliligaw lang yung gusto namin ano yan. Kung hindi nirerespeto naman po namin kung talagang diyan siya, hindi namin sila aakayin diyan. Ayahan namin sila basta kung doon siya nabibless, kung siya doon siya nag-grow, let them there hanapin. Yun po. Kuya Leo, meron pa bang nice imungkahi or ipaabot sa... Nais ko lang na ipaabot sa lahat ng tayo mga Pilipino, dapat makaisa tayo. Dahil kami sa Gideon's International Ministry, every Saturday may meeting kami. Patapos noon, ako nagtotoka kung sino yung magpe-pray sa bansa, sino yung magpe-pray sa church, sino yung magpe-pray sa Gideon, sino yung magpe-pray sa family, no? Halimbawa, kapag ako na-assign ko yung sarili ko na ako mag-pray sa church. Hindi yung church lang namin ang pinagpipray ko. Pinagpipray ko lahat yung mga churches sa buong Pilipinas. Na sana darating yung panahon, lahat yung mga leaders, magkaisa. Kamukha nung pumunta si Among sa bahay, na sabi ng Papa na kailangan abutin natin lahat, no? At saka yung sa isang tanong kanina na paano tayo magkaroon ng communion sa bawat isa. Kami halimbawa, in-invite kami doon sa isang simbahan kung anong may meeting. Yung mag-guess lang kami kung ano yung experience namin. Baka hindi pa sila nakaroon ng experience, ay pwede namin sasabihin yung kung ano yung experience namin sa buhay. Bakit binago ng Panginoon, no? Patapos doon sa kwan kanina ni Kwan, ako may yung sinabi ka ni Sister Flor kanina, ako mayroon din ako sinesel group, puro lalaki lang yun, hindi kasama yung babae. Kasi kapag kasama yung babae, mamaya makakaroon ng conflict, no? Kailangan puro lang lalaki, no? Yung mga sinesel group ko sa San Felipe, kung saan magpapagawa ng sasakyan yung mga pari, at saka yung mga ibang customer, yung mga ibang pari, kaya doon kami nakikita-kita sa shop ni Contoni sa San Felipe. Doon ako nag-social group, doon ako nag-Bible study sa mga trabahador niya. No? Kasi nakita ko, minsan hindi sila nag... yung iba yata dahil sa sobrang daming trabaho, hindi na nakapag-attend sa pagsisimba. Kaya yung simbahan na ang aabot sa kanilang bahay o sa kanilang mga... shop. Kasi nung panahon ng mga apostoles, nung namatay si Jesus Christ, yung mga apostoles, sila na ang pumupunta sa mga bahay-bahay. Sana ipatuloy natin yung sa Catholic Church, na kamukha yung sinabi ni Among, nais nila maabot lahat ng mga tao, yung mga leader natin sa mga bawat simbahan, sa bawat kapilya, sila ang tuturuan para may kasama yung pari magsasalita tungkol sa salita ng Panginoon. Doon sa sinabi kanina ni Among sa laylayan, no? Mayroon lang ko, hindi ko man alam kung bakit na-prepare ko itong word of encouragement na makikita natin sa awit kabanatang 133 or Psalms 133. Sabi niya dito, "Behold, how good and how pleasant it is for brethren to dwell together in unity." No? Kailangan may unity tayo sa lahat. Patapos sabi niya, "It is like the precious oil upon the head running down on the beard of Aaron running down on the edge of his garment." Hindi ba? Yung sabi niya, sa laylayan, no? Aabot sa laylayan. "It is like the dew of Hermon descending upon the mountain of Zion, for the Lord commanded the blessing, life forevermore. No? Yun. Kapag na-bless yung isang leader, yung isang pari, kapag na-bless ng Lord yun, hanggang doon sa kanyang laylayan, siyempre lahat yung mga member, eh kung halimbawa, na-bless yung isang pari, ang dami ng pera.
O siyempre, yung mga members sumusunod sa kanya, yung naturuan niya nasa simbahan, palagi nagtatrabaho sa simbahan, siguro ibabahagi na rin niya. No? Ganun yung kwan. Yung ang kwan ng Panginoon para sa atin. Sa mga lalo na sa leader. Lalo na ako, sabi ko, bago ko mamatay, dahil medyo kumbaga sa kwan, lampas na ako ng 6 o'clock kasi 64 na ako. No? Kailangan may share ka ng Word of God sa mga tao. Kamukha si Among, may higit na rin 60 siguro. No? Kaya 65 kayo mo? 64 po ako. Kaya kailangan mailapit natin ng maraming tao sa paanan ng Panginoon. Yun lang po at maraming salamat sa lahat ng mga nakikinig at napapanood sa Facebook po. Maraming salamat po. Thank kayo rin po, maraming salamat Apong Dong, si Father Fiel, at yung mga kasama pa natin dito na nagmo-monitor sa atin, nagpipicture, nagre-record. Maraming salamat po sa inyo sa pag-imbita po ninyo sa amin sapagkat malaking karangalan po ito na dati kaming Katoliko, pumunta sa Ecumenical, ngayon in-invite pa dito sa Katoliko. Nagpapasalamat po kami sa lahat. Maraming salamat. So thank you very much po, no? Sa panahon na binigay ninyo at nawa itong ating pag-uusap, hindi natatapos ito kundi tuloy-tuloy, no? Magkaroon tayo ng kahit sa prayer, we pray for each other, no? At sa mga susunod pang pagkakataon, no? At kung meron kayong mga suggestions din, we can continue doing that. Anyway, isa lang naman ang ating gustong marating sa ating paglalakbay. Gusto nating marating ngayong Panginoon. Okay? So maraming salamat, Brother Leo, Ate Flo. Thank you rin po. Po, yung pong sandali, yung cell group na sinasabi ni Brother Leo, yung small group, di ba? Mayroon dati, yung katra dati na mayroon small group, ganon. Parang ganun lang po yun. Ituloy-tuloy lang po. I-enhance ulit. From that small group, lalaki-lalaki naman po yun. Ganun. Yung kwan po yun, yung small group tinatawag. Sa assumption po, binuon noon yan, 1918 pa yata, 2018, yung tinatawag na BEC po. BEC. Yun po. Ganun lang po yun. Pero sa small group, at least, komportable kang sabihin kung anong, yung, concern. Opo, yung lahat, pwede mong i-share sa isang mapagkakatiwalaan mo. Kaysa small group lang, ganun. Then after that, pag na kayo, at home na kayo sa isa-isa, pwede na lalaki mga yun. Yun po. Wow. Napakaganda po ng ating naging usapan, kumustahan, kasama po ng ating dalawang special na bisita, sina Sister Flor at si Brother Leo. Galing po sila sa hanay ng non-Catholics. Iba-iba man po ang ating pananampalataya, tayo pong lahat ay anak ng Panginoon. At sa May 13 naman po, ang ating pong mga magiging panauhin ay nanggaling sa Women Micro-Entrepreneurs. So iniimbitahan po namin kayo na patuloy na subaybayan ang programang Makiramdam dito sa ating Facebook Live, YouTube channel, at sa ating himpilan sa radyo ng ating Archdiocese. At bago po tayo magtapos, inanyayan ko po kayong lahat na manahimik sumandali habang iginagawad ang paghuling pagbabasbas na nanggaling sa ating mahal na Arsobispo. Diyos naming Ama, kami po ay nagpapasalamat dahil binigyan niyo kami ng pagkakataon upang sa gayon sa aming pag-uusap, sa aming pagbabahaginan at kumustahan ay maipahayag namin na kami ay iyong mga anak. Nawa ito pong aming napag-usapan ngayon ay makadagdag sa aming pagnanais na mamuhay bilang iyong mga anak. At Panginoon, tulungan mo po itong aming mga kapatid na nandito ngayon upang sa gayon sa kanilang mga gawain na may pagpatuloy na may pahayag ang iyong magandang balita. Ito nawa ay magbunga pa ng mga tao na tatanggap sa iyong mabuting balita.
Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Palain kayo ng kapangyarihan Diyos ng Ama, Anak, Espiritu Santo. Amen. So maraming salamat po, Father Fiel. Muli po, ito po ang Makiramdam. Ako po si Father Fiel Pareja at isang magandang gabi po sa inyong lahat.